highlight ng 63 taong bilateral relations ng Pilipinas at Thailand. Mula nang nasimulan ang pagkakaibigan ng dalawang bansa taong 1949, 15 bilateral agreements na ang napagkasunduan. Ilan dito ay sa larangan ng trade, investment, tourism, science and technology, agriculture, defense, labor and taxation. Si ang Prime Minister po ng Thailand ay 44 taong gulang. Siya po ang pinakaunang babaeng Prime Minister ng Thailand. Naupo po siya sa pwesto Agosto taong 2011 nang manalo ang kanyang partidong Pheu Thai noong July sa general elections sa Thailand. Si Prime Minister Ying Lak din po ang pinakabatang naupo sa pinakamataas na kapangyarihan sa Thailand bilang Prime Minister. Siya ang pinakabatang kapatid na babae ng dating Prime Minister ng Thailand na si Thaksin Shinawat na nooy pinaalis sa pwesto dahil sa 2006 military coup. Bago pumasok sa politika si Prime Minister Ying Luk, siya po ay dating senior executive ng telecommunications firm at presidente ng SC Asset, isang family firm ng kanilang ng mga Ying Luk. Ipinanganak po siya sa Chiang Mai noong June 21, 1967. Nag-aral ang Prime Minister sa Chiang Mai University at nagtapos ng Master's Degree in Public Administration mula sa Kentucky State University sa Estados Unidos. Gaya po ng nasabi ko kanina, bago siya magtungo dito sa palasyo ay dumaan muna po siya sa Luneta para mag-alay ng bulaklak sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ito po ay ginagawa ng mga heads of state na pumupunta dito sa Pilipinas para magbigay galang sa rebulto ng ating national hero. Sa kanya pong pagdating dito sa palasyo ay bibigyan siya ng arrival honors na isang tradisyon din po na ginagawa sa mga bumibisitang heads of state dito sa Malacañang. Inaasahan din na pipirma siya sa guest book ng Malacañang bago ang courtesy call niya kay Pangulong Aquino. Matapos ang courtesy call ay magpupulong ang dalawang leader para sa isang bilateral meeting na susundan naman ng joint press conference. Matapos ang press conference ay gaganapin naman ang tradisyonal na luncheon para sa visiting head of state kung saan para sa araw na ito ay si Prime Minister Ying Luk Shinawat. Matapos po ang bilateral meeting ng dalawang leader ay susundan nito ng expanded bilateral meeting kasama ang kani-kanilang mga opisyal. Para po sa Pilipinas, makakasama ni Pangulong Aquino sa expanded bilateral meeting si Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ang Executive Secretary na si Paquito Ochoa, ang Department of Transportation and Communications Secretary Marrojas, ang Department of Finance Secretary na si Cesar Purisima, ang Department of National Defense Secretary Walter Gasmin, ang Department of Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, ang Department of Energy Secretary Jose Rene Almendras, sasama rin po sa expanded bilateral meeting si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Kasama rin po sa expanded bilateral meeting ang Chief of Presidential Protocol at Presidential Assistant on Foreign Affairs na si Ambassador Miguel Perez Rubio at ang Ambassador ng Pilipinas sa Thailand na si Ambassador Lingay Lakanlale. Kasama naman pong darating ng Prime Minister ng Thailand na si Ying Luk Shinawat, ang kanyang Minister of Foreign Affairs, ang Permanent Secretary niya sa Ministry of Foreign Affairs, ang Ambassador of Thailand to the Philippines, at ang Secretary General at Deputy Secretary General ng Office of the Prime Minister. Matapos po ang bilateral meeting, magkakaroon ng joint press conference si Pangulong Aquino at si Prime Minister
Yingluck Shinawat. Nasusundan naman ng luncheon sa Rizal Hall ng Palasyo. Alas 10 ng umaga, dumating si Prime Minister Yingluck Shinawat sa Villamor Air Base at dumiretso siya sa luneta para sa relaying ceremony. Napag-alaman natin na patungo na siya ngayon sa palasyo para naman sa unang bahagi ng pagtanggap sa kanya ni Pangulong Aquino ang military honors. Ang nakita niyo po ngayon sa inyong mga monitor ay ang si Secretary Patricia Licuanan at si Pangulong Aquino, kasama na po ang Prime Minister ng Kingdom of Thailand na si Her Excellency Yingluck Shinawat. Hindi po ito ang unang pagkikita ng Pangulo at ng Prime Minister ng Thailand. Huli po silang nagkasama sa ASEAN Summit sa Bali, Indonesia, kung saan ayon sa mga international journalists ay nagsilbing debut ng Prime Minister ng Thailand sa international community. Your Excellency, the honor guards are ready for inspection.
Tanghal! Ha! Mga pinuno, tanghal. Ta. Kalis. Natunghayan niyo po ang military honors na iginawad ng Republika ng Pilipinas sa bumibisitang Prime Minister ng Thailand na si Prime Minister Yingluck Shinawat. Ngayon naman po ay ipinapakilala sa Prime Minister ng Thailand ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino na siya ring makakasama nila ng Pangulo sa expanded bilateral meeting mamaya lamang. Ito po ang unang pagbisita ng Prime Minister ng Thailand sa Pilipinas mula ng mahalal Agosto noong isang taon. Pero hindi naman po ito ang unang pagkikita nila ni Pangulong Aquino dahil huli silang nagkita sa ASEAN Summit sa Bali, Indonesia, Nobyembre noong isang taon. Patungo na po ngayon ang dalawang leader sa loob ng palasyo para sa pagpirma ng Prime Minister sa guest book ng Malacañang. Ito po ay isang tradisyon din na ginagawad sa mga heads of state. Kasalukuyang umaakyat na po ang Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawat para pumirma sa guestbook ng palasyo. Matapos ito ay magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader. Inaasahan po na sa bilateral meeting ng Pangulo ng Pilipinas at Prime Minister ng Thailand, tatalakayin ang mga isyu ng enerhiya, agrikultura, defense, culture, education, disaster risk reduction and management at paglaban sa drug trafficking. Ayon po kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, pag-uusapan din ng dalawa ang mga development sa ASEAN kabilang na ang usapin ng West Philippine Sea. Ang dalawang leader naman po ngayon ay patungo na sa music room ng palasyo para sa courtesy call at nasusundan naman ng bilateral meeting ng dalawang leader. Matapos po ang bilateral meeting ng dalawang leader, susundan naman ito ng expanded bilateral kasama ang kanika nilang mga opisyal para po sa side ng Pilipinas, makakasama ang mga pangunahing cabinet secretaries. Isang aklat po ang iniabot ni Prime Minister Yingluck Shinawat kay Pangulong Aquino at mamaya ay aalamin natin kung ano ang nilalaman nito at ang kahalagahan nito sa kanyang pagbisita. Hindi po nagkakalayo ng edad ang Pangulo at ang Prime Minister ng Thailand. Si Prime Minister Yingluck Shinawat po ay 44 years old lamang at katulad ni Pangulong Aquino ay meron din siyang mga kamag-anak na naging politiko. Ang Prime Minister po ng Thailand ay bunsong kapatid
ng dating Prime Minister din ng Thailand na si Thaksin Shinawat. Ito po ang unang pagbisita ng Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawat sa Pilipinas mula nang mahalal siya Agosto taong 2011. Ang official visit na ito ay isa sa mga highlights ng 63rd anniversary ng pagkakatatag ng Pilipinas at Thailand diplomatic relations. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, pag-uusapan sa ginaganap ngayong bilateral meeting ang pagpapalakas ng implementasyon ng mga dati ng pinagtibay na kooperasyon tulad na lamang sa larangan ng enerhiya, agrikultura at defense. Samantala, ang mga miyembro naman ng gabinete, ng kani-kanilang gabinete ay nakaantabay para sa expanded bilateral meeting mamaya lamang. One-on-one meeting po ang nagaganap ngayon sa palasyo, sa music room, kung saan naroon din kasama ng Pangulo si Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kasama naman po ni Prime Minister Yingluck Shinawat ang kanyang Minister of Foreign Affairs. Isang araw lang po na mananatili dito sa Pilipinas ang Prime Minister ng Thailand. Wala pa pong 6 na oras o 5 oras lamang ang natatagal ang official visit ng Prime Minister ng Thailand. Ilan lamang sa mga naging activities niya kanina ay ang pag-aalay ng bulaklak sa Luneta, kung saan sinamahan siya ni Manila Mayor Alfredo Lim at ng Foreign Affairs Secretary. Habang nagagana po ang one-on-one meeting ni Pangulong Aquino at ni Prime Minister Yingluck Shinawat, ay nakaantabay na ang mga cabinet secretaries ng Pangulo para sa expanded bilateral meeting. Nakikita po natin sa ating mga screens si Energy Secretary Jose Rene Almendras, si DOTC Secretary Mar Rojas, si Defense Secretary Walter Gasmin, ang kalihim ng Department of Finance na si Cesar Purisima, si DTI Secretary Gregory Domingo, at ang Commission on Higher Education Secretary na si Patricia Licuanan. Para sa araw na ito po, may espesyal na papel si Secretary Licuanan dahil siya ang Secretary in Attendance para kay Prime Minister Yingluck Shinawat. Katulad po ng ibang mga nagsidatingan dito, mga heads of state, pareho din po ang
ibinibigay na tradisyonal na military honors at pagtanggap kay Prime Minister Yingluck Shinawat. Kung bumubisita dito ang Prime Minister ng Thailand, magugunita na si Pangulong Aquino ay dati na rin nagkaroon ng state visit sa Thailand. Naganap po ito Mayo noong isang taon, ngunit noong pangapanahong yun ay hindi pa si Prime Minister Yingluck Shinawat ang leader ng Thailand. Magkaganon man, inaasahan po na sa araw na ito ay muling uupuan at pag-uusapan ng dalawang leader ang mga pinagtibay noon ng mga Memorandum of Understanding and Cooperation, katulad na lamang sa larangan ng agrikultura at paglaban sa drug trafficking at disaster risk reduction and management. Ang Pilipinas po at Thailand ay kapwa disaster prone na mga bansa, kaya isa po ito sa mga concern ng dalawang leader. Magugunitang hindi po nakadalo noong Nobyembre sa Asia Pacific Economic Council o APEC Summit si Prime Minister Yingluck Shinawat dahil nagkaroon ng matinding pagbaha sa Bangkok. Humabol na lamang siya ng sumunod na linggo para dumalo sa ASEAN Summit sa Bali, Indonesia. Ang kanyang pagdalo sa Bali, Indonesia, ang sinasabing naging debut niya sa world stage bilang isa sa mga bagong leader o heads of state. Ulitin ko lang po, ang pagkatapos po ng one-on-one meeting, magkakaroon ng bilateral meeting na susundan ng expanded bilateral meeting ng dalawang leader na susundan naman ng kanilang joint press conference sa harap ng mga mamamahayag mula sa Pilipinas at Thailand. Susundan naman po ito ng luncheon in honor of the Prime Ministers ni Pangulong Aquino na gaganapin sa Rizal Hall ng Palasyo. Hapon po ay babalik na ng Thailand si Prime Minister Yingluck Shinawat at doon ay ihahatid siya ni na Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at syempre po naroon pa rin po si Commission on Higher Education Secretary Patricia Licuanan ang tumatayong secretary in attendance para sa Prime Minister. Magkalapit lamang po ang edad ng Pangulo at ng Prime Minister ng Thailand. 44 years old po si Prime Minister Yingluck Shinawat habang ang Pangulo naman ay mga 50 years old. Ito pong mga nakikita natin ngayong mga opisyal ay nakaantabay para sa expanded bilateral meeting ng dalawang leader na gaganapin maya-maya lamang. Ang pagbisita ng Prime Minister sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, sa pagbisita niya ay layo niyang palakasin at pagtibayin ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN. Matatandaan na ang Pilipinas at Thailand ang founding fathers ng ASEAN na binuo noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand. Nabuo ang pagkakaibigan at diplomatic relation ng dalawang bansa noong June 14, 1949. Mula nang nasimulan ang pagkakaibigan ng dalawang bansa, nasa 15 na ang bilang ng bilateral agreements na napagkasunduan. Ilan dito ay sa larangan ng trade, investment, tourism, science and technology, agriculture, defense, labor and taxation. Si Prime Minister Yingluck Shinawat po ay ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Thailand na naupo sa pwesto Agosto 2011 nang manalo ang kanyang partido noong general election sa Thailand noong Hulyo. Si Prime Minister Yingluck din ang pinakabatang naupo sa pinakamataas na kapangyarihan sa Thailand bilang Prime Minister. Siya po ang pinakabatang kapatid
na babae ng dating Prime Minister ng Thailand na si Thaksin Shinawat na nooy pinaalis sa pwesto dahil sa 2006 military coup. Bago pumasok sa politika ang Prime Minister, dati siyang senior executive ng telecommunications firm at presidente ng SC Asset, isang family firm na involved sa property. 1967 po ipinanganak si Prime Minister Yingluck Shinawat at siya ay 44 taong gulang. Nag-aral siya sa Chiang Mai University at nagtapos ng Master's Degree in Public Administration mula sa Kentucky State University sa Estados Unidos. Sa joint statement ng dalawang leader, inaasahan na magsasalita sila hinggil sa higit pang pagpapatibay ng diplomatic relations ng Pilipinas at Thailand. Mananatili sa palasyo ang Prime Minister hanggang mananghalian dahil sabay silang bibigyan siya ng luncheon ni Pangulong Aquino. Matapos po ang luncheon ay uuwi na ng Thailand ang Prime Minister. Festive po dito ang atmosphere sa palasyo dahil hanggang sa Malacañang Palace grounds ay tumutugtog ang isang banda. Mahigpit din po ang seguridad na ipinapatupad dito sa palasyo dahil sa official visit ni Prime Minister Yingluck Shinawat. Bago magtungo ng palasyo, ang Prime Minister, dumaan muna siya sa luneta para mag-alay ng bulaklak sa monumento ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Ito po ay isang tradisyon na ginagawa ng mga heads of state na bumibisita dito sa Pilipinas. Si Prime Minister Yingluck Shinawat po ang pangatlong head of state na bumisita sa Pilipinas sa administrasyon ni Pangulong Aquino. Siya po ang kauna-unahang leader na dumalaw ngayong taon sa Pangulo. Ano po yung... Kanina lamang ay binigyan siya ng arrival honors dito sa palasyo, isang tradisyon na karaniwang ginagawad sa mga bumibisitang head of state. Kanina rin ay nasaksihan natin ang pagpirma ni Prime Minister Yingluck Shinawat sa guestbook ng palasyo bago siya nag-courtesy call kay Pangulong Aquino. Ongoing pa po ang one-on-one meeting ng dalawang leader at nakaantabay naman ang mga cabinet officials at delegasyon ng Thailand para sa expanded bilateral meeting na gaganapin maya-maya din lamang. Hindi po ito ang unang beses na nagkita si Pangulong Aquino at ang Prime Minister ng Thailand. Huli po silang nagkasama sa ASEAN Summit sa Bali, Indonesia, kung saan ayon sa mga mamamahayag ang naging debut ni Prime Minister Yingluck Shinawat sa international community. Ayon na po, 3 taon na po ang bilateral relations ng Pilipinas at Thailand at inaasahan na higit pa itong titibay sa pagbisita dito mismo ng kauna-unahang Prime Minister ng Thailand.
na babae, kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawat. Ilan lamang po sa mga makakasama sa bilateral meeting, mamaya lamang ay si Department. Ito na po ang Pangulo at ang Prime Minister, katatapos-tapos lamang ng kanilang bilateral meeting at patungo na sila sa Aguinaldo State Dining para sa kanilang expanded bilateral meeting. Kasalukuyan na pong nagsisimula ang expanded bilateral meeting ni Pangulong Aquino at ni Thai Prime Minister Yingluck Shinawat. Your Excellency, good morning. Welcome to the Philippines and also your entire delegation. Welcome. We hope you had a pleasant flight. I think we've introduced ourselves to each other already. May we invite Your Excellency to lead our discussions as the host? First of all, we would like to really appreciate and really warm welcome. Thank you for warm welcome from President and all the Minister today. And we would like, as the Thailand government and Thai people, give the condolences about the flooding system, flooding disaster to Philippines this time. And hopefully that I think from the long-term relationship more than 40 years between Thai and Philippines, from this bilateral ipasang ilang sandali para tunghayan ang official visit ni Prime Minister Yingluck Shinawat sa Pilipinas.